Tingnan ko yung profile nung nilabasan nyo ng ano, warrant of arrest. Is he the same person sa profile niya? No, sir. Ba't kayo pumayag? Ba't naging akusado yung former counselor? Chairman Nakop, sige, go ahead, please. Indulgence, Mr. Chairman. Kasi, nalilito na ako eh. Kanina, sino yung, ano yung pangalan mo yan? Katabi ni Albotra sa kanan. Katayaan ka Andulan, Mr. Chair. Yung party mo is pag-aresto kay Konseyal, tama? Yes, sir, opo. Pero sa kaso ni Mayor Perez, Direct Mayor Perez of Los Baños, tama? Yes, sir. Pero CIDG ka ng Batangas? Yes, sir, opo. Okay. Si Colonel Gardula? Gardoque. You were the chief of police of Los Baños? Yes, po, sir. Nung namatay si... nung napatay si Mayor Perez? Mayor Perez. Now, may you know kung merong SITG o task force na nag-imbestiga dito sa incidente na ito? Yes, sir. Tama po, sir. Immediately upon the incident, sir, right after the incident, the SITG Perez was immediately formed. And may you know kung sino po yung head ng SITG na ito? On its initial pacer, it was headed by our DRDO. And down who is the DRDO? Or who was the DRDO then? It was Police Brigadier General Ronald Dimas, sir. Ronald? Dimas. Yes, opo. Dimas? Opo, sir. Okay, and so... Sino ang, ano ang mga composition ng SITG na ito? The DRDO was the supervisor, sir, the PDs, the CIDG, the anti-carnapping unit. When you say PD, PD Laguna? PD Laguna po, sir. And who was the PD of Laguna then? It was Police Colonel Serafin Pitalio, sir. Pitalio? Opo, sir. Siyang pili. Ang RD, si General Carranza? No, sir. Sino? Ito was Police Brigadier General Natividad. Who was then the chief investigator of the SITG? The D7, sir, was the repository and the chief investigator of the SITG. Iho, hindi ko naman tinatanong yung opisina niya yan. Tinatanong ko sino eh. If you allow me, sir, let me check po sir kung sino po. Pakihanap. Dahil opo, sir. Merong, hindi ka ba kasama sa SITG? Kasama po, sir. Now, did you have an investigation report about the incident? Yes po, sir. Yung ba isinabmit ninyo? Kanino? It was forced through to the PD up to the regional director, sir. Mr. Chair, may I move that we invite the members of the SITG and to bring with them the investigation report that they have made insofar as the assassination of Mayor Perez of Los Baños, Laguna is concerned. Kasi sila lang naman makakasagot eh. Yes. Doon sa mga katanungan natin kung bakit ang claim ay walang CCTV, hindi na identify lahat. Kasi ito, dapat kasama po sa investigation report lahat ito eh. And how they will be the only persons who can tell us why naging suspect si former Councilor Norvin Tamisin. As it is, I would like to ask them kung ano talaga ang nakita nila na motive bakit pinatay si Juan. Kung involved sa drugs yun,
bakit isang civilian ang kwan? Ang nakita nyo na gumawa nung krimen na yun, when in fact, he does not have any business doon po sa illegal drug trade, siguro dyan sa Los Baños, Laguna. Hindi ko makita yung connection eh. That's all, Mr. Chair. Yes, siguro, Comsec, before I yield to Chairman Paduano, I think the person involved in the Task Force Perez was Jason B. Bombasi. Am I right, Garduque? Si Bombasi ang pinaka-head nung... he was the chief of the Provincial Investigation Office, but I'm not sure if... He is the one who handles this case. We will check our record also, sir. Comsec, can you kindly ask the, ano, yung pinatatanong ni General Acob? Sige, go ahead, ano, Chairman. Mr. Chairman, since Chairman Acob was moved to invite all those mentioned PNP personnel, I second the motion, Mr. Chairman, and that certain gumbasin that was mentioned by Chairman Dan to invite the next hearing. And ito na po yung tanong ko. Before I proceed with the question with regards to the evidence, no? Kasi, Colonel Gardoque, when you were asked by Chairman Dan Fernandez, ito ah, that's on record. Sinabi mo kasi na part of the evidence are the CCTV. Tama? If my memory is... No, right, you mentioned it. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Oh, so ang tanong, bakit, nakita mo ba kanina yung presidente Chairman Dan Fernandez? Yes, sir. Oh, but yan ba yung video clips? O video CCTV? Kasama, sir, sa... Are you sure? Kasama, sir, sa tinignan namin yan during the incident. And you also notice that one with AKA 4033 plate number? That part? On the back of the municipal hall? Is it part of your investigation? Yes, sir. Kasama. Are you sure of that? Yes, sir. Sigurado ka? Opo, sir. Oh, did you, in your investigation, nakafocus ba kayo doon sa van na yon? Yes, sir. That is why in-involve namin, sir, yung sa SITG, yung anti-carnapping unit. Oh, what's the result of that investigation with regards to that car? I cannot remember the result of the... How about the person that was focused during the presentation of that CCTV? Kasama rin yan, sir, sa... Actually, sa napailan natin, si John Doe. Yung taong nakita natin. And that video was also presented during the court hearing? I believe, sir, kasama na nai... No, I believe. I ask you, yes or no? Yes, sir. Sigurado ka? Sigurado ka? Hindi, tinatanong kita. Are you sure of that? Sigurado ka? Maybe, sir, because that is... Ano maybe? I'm just asking you if that CCTV that focused that certain person was also part of your evidence? Yes, sir. Oh, tingnan mo yung profile nung nilabasan nyo ng ano, warrant of arrest. Is he the same person sa profile niya? No, sir. Oh, but ba't kayo pumayag? Ba't naging akusado yung former councilor? Na hindi pala pasok doon yung profile niya? Yung physical appearance niya hindi pareho doon sa subject person. Now, a while ago, sinasabi mo nga, that person was also the subject of your investigation. As John Doe. Yes, sir. Oh. Why? That's the other suspect that we are trying to identify, sir. That's the other suspect that you want to identify? Yes, sir. Eh, pero wala naman kayong mapakita sa CCTV na nandun si Kunsyal.
Oh, Colonel. Actually, who filed the case? Is it the family of Mayor Perez or the PNP? The family of Mayor Perez, sir. So the family of Mayor Perez believe that Mayor Perez was killed by the councilor. Ganun po ba? Yes, sir. Are you sure of that? Yes, sir. Because we have to invite the family. Yes, sir. I beg to disagree, Mr. Chair. Kasi nagte-text po sa akin yung anak ni former Mayor Perez. Hindi po sila naniniwala doon sa IR ninyo. Oh, Colonel Roque, you're lying. A while ago, you admitted, you said that the family believes in your case, that indeed the councilor is the one who killed the mayor. Oh, Colonel Gantuque, you're lying. He was with us when we filed the case, sir. The son of Honorable Mayor Perez. Eh, wala akong pakialam kung nandun siya. Ang tanong ko sa iyo, naniwala ba sila na hindi the councilor is the one who killed Mayor Perez? And you said, yes. Categorically. Hindi ko na natinatong, hindi na nga ako nagtanong second. Anyway, pupunta rin tayo dun later. Now, Mr. Chair, before, let me ask DG Lasso, as in the statement of Chairman Ako, he mentioned that anarcho-list official in the list was assassinated by a civilian. Kutsial pa. Do you confirm, DG Lasso, that the name of Mayor Perez was in the narco list? Your Honor, as soon as I heard about the name, I asked my office to check on it. But please give me some more time, Your Honor, and before the end of this hearing, I will have an answer to your question, Your Honor. Thank you. Pakikuha na rin po yung baka na naman after the assassination, saka naman nilagay yung pangalan. Kasi di ba may tatlong list yan? Kaya ni check na rin din po. Pati yung kung kailan ipinasok yung pangalan. Yes, Your Honor. Thank you, DJ Lasso. Colonel Gandoke, anong class ka sa PNP? I belong to PNP 2001, Your Honor, sir. 2001? Yes, sir. Si Andulan is 2006. Tapos, si Albotra is 2006. Si Sante is also sa 2006. Karandulan, you mentioned that you were assigned doon sa provincial Batangas Provincial Police Office during the time. Yes, Your Honor. As the Batangas head sir, CIDG pa. So you're under the CIDG. Yes, Your Honor. Sino yung regional director that time? That time, sir, it was Police Colonel Dito Patay, sir. Colonel Patay? Yes, sir. Colonel Patay? Is he the Colonel Patay class 1997? Yes, Your Honor. Colonel Patay, kindly have a seat. Oh, Colonel Patay, do you confirm that you are the head of the regional office of CIDG during the time when Mayor Perez was killed? Yes, Mr. Chair. So, that was your assignment after where? Previous to that, where is your assignment? Here, Quezon City? No, Mr. Chair, from NCRPO, Mr. Chair. NCRPO, anong assignment sa NCRPO? Regional Logistics Research and Development Division. So, from Quezon City, which is Station 6, you were assigned NCRPO then? That was when? Not yet, Mr. Chair. No, prior to your assignment as the chief of CIDG in Region 4.
I was assigned as R4 of NCRPO, Mr. Chair. When was the last year or month you were assigned and year you were assigned in QC? QC, Mr. Chair, as I've said, that was 2017 of September, I think, Mr. Chair. You were relieved September 17 of what year? 2017, Mr. Chair. 2017. So from 2017, ano po yung mga assignment mo, di ba? Parang binalik ka pa sa Mindanao? No, Mr. Chair. Wala na. I was assigned at CIDG 3, Mr. Chair. CIDG Region 3? Yes, Mr. Chair. When was that? After QCPD, Mr. Chair. When was that? From 2017 to... I cannot memorize the exact number, month, Mr. Chair, and date. It's all stated in my PDS, Mr. Chair. Okay, anyway, papatsek ko lang po. Mayroon akong PDS nyo, wala lang dito ngayon. But anyways, during that time, gano'ng kakatagal doon sa Batangas na Kemijor Perez? Not Batangas, Mr. Chair, Region 4A. Hindi, yung pangyayari sa Batangas, gano'ng kakatagal as Region 4A Chief ng CIDG? I think I was assigned there February on that year, 2019, Mr. Chair. February 2019? I'm not sure, Mr. Chair. February, baka 2020 because the killing happened December 3, 2020. Yes, Mr. During the pandemic time, Mr. Chair. Oh, okay. COVID-19. Now, are you aware of such incident? Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. So you're part also of the CIDG? No, Mr. Chair. Only you're not part? Only the provincial offices, because the CIDG usually emanates from the province. So it's only the provincial? All the members will be the officers from the within the province, Mr. Chair. No, but in this case, sinabi kanina na Colonel Verdoque na it was Brigadier General Dimas who heads that SITG. When it was elevated on the regional level, Mr. Chair, but I was not able to attend. But are you aware, Colonel Patay, that Andulan, as the provincial head of the CITG, siya po ang nag-implement nung ano? In serving the warrant of arrest? Yes, Mr. Chair, because it is part of our mandate as a manhunt. No, wag mo akong pagsabihan ng trabaho, yung mandate nyo. Ang sinasabi ko po, are you aware that Andulan has the possession of warrant of arrest for the killing of Major Mayor Perez? Mr. Chair, I could not recall because after Region 3, Region 4A, I was relieved, and I cannot remember when the warrant was issued by the court. What you're saying is that during the December 3, 2020 incident, wala ka na, hindi ka na na-assign doon? No, Mr. Chair, because the warrant will not be issued immediately, and maybe we can refer. No, ang tanong ko ngayon, ano ba talaga? Alam mo ba talaga na may warrant na lumabas o wala during your stint as Regional Director of CIDG? Hindi ko ma-remember, Mr. Chair. When was your relief as CIDG Regional Director o Chief? I'm not sure, Mr. Chair. Maybe in 2021. I'm not sure of the date, Mr. Chair. First quarter. Anyway, babalikan kita, Colonel Patay, yes, yung Chair. PDS mo, yes, papacheck ko yan. First quarter, maybe of 2021. Ito na naman, Major Perez was assassinated. Doon ka na naman assign. What a coincidence. Now, Colonel Andulan, how did you come across with the warrant of arrest? Bakit hindi yung sa Kalamba? Bakit kayo? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Because with the informant, it so happened na pumunta po siya ng
ng Batangas, sir. From Los Baños, he went to his friend there, sir. And then he confessed, sir, na he confessed na what? Na may warrant po nga si Mr. And who is that informant of yours? Yes, sir. Gaya po na sinabi ko po, sir. I will give you the name, sir, if you allow me to have an executive, and, sir. For security purpose din po nung informant, sir. You will submit it in private sa committee? Yes, sir. Sasabihin ko po, sir. Oh, please, yes, write it down, then submit it to the committee. Yes, sir. Po. Dalawa yan, informant mo? Yes, sir. Dalawa po. They are not the same as the witness? Hindi po, sir. Hindi. He's a friend of Mr. So, nung tinanggap mo yung information from your informant, you never coordinated with the Los Baños police? First, sir, I instructed my men to validate it first, sir. And no, then, but during the time, you have already the warrant? Actually, sir, the as base doon sa warrant niya is lumabas ng October 22, sir. So, na-implement namin, October 22 of 2021? Yes, sir. Bali na arrest namin po siya. And then, tinatanong ko po, pagpunta ng informant mo, nasa iyo na yung warrant of arrest? Not yet, sir. Yun nga po, sir. I instructed to validate it first, sir. And then, tinatanong ko lang, nasa iyo ba? Wala. During that time, sir, no. Wala pa? Wala pa po, sir. Oo. Oh, kailan mo nakuha yung warrant? Saan mo kinuha yung warrant? Through e-warrant, sir. Na-upload po ng court ng Los Baños through e-warrant, sir. Opo. Doon na sa e-warrant? E-warrant, sir. Opo. Did you coordinate with your superior, the provincial police director that time, which is Colonel Petriana, Italio? Alam niya ba? Alam ni PD, hindi. I think no, sir. Hindi po. Hindi. Yes, hindi ka nakapag-coordinate. During that time, sir, I think he was already relieved that time, sir. Oh, sabihin natin, na-check, ma-check ko rin yung PDS ni Colonel Pitalio, but doon sa bagong PD, kung na-relieved siya during the time, have you coordinated? Doon po nga po sa COP, sir, ng Los Baños, sir, nag-coordinate po ako, sir. Nag-coordinate ka? Yes, sir. And then... And that COP was Colonel Gardoque now? Hindi na po, sir. Sino yon? If I'm not mistaken, Lieutenant Colonel Jong Lai po, yung COP nun that time, sir. Sino? Jong Lai, sir. Lieutenant Colonel Jong Lai po, sir. Lieutenant Colonel Jong Lai? Opo, sir. Anong class ba siya? 2003, sir. 2003? Yes, sir. PNPA also? Yes, sir. Opo. Oh, Mr. Chairman, move to invite a certain Lieutenant Colonel Jong Lai. The next hearing. Comsec, please take note. Pidea is now ready to answer your question. Yeah, singit lang ako, Kapraso. Oh, sige, go ahead. Pidea, yes, Director General. Yes, Mr. Chairman, we have the answer to the questions of the good Congressman Paduano. Both Halili and Perez are named in the three lists of Pidea. And since Perez was gunned down in December 3, 2020, it is not yet indicated in the third list that he has been negated, Your Honor. So, which means that of course the list was made on August 20, 2020, so he was still not negated. Not yes. So he was still listed but not yet negated. Unlike for Halili, who was negated in 2018, it appears in the August 2020 list that he was already negated. Okay. Does that satisfy Congressman Paduano? Thank you. Yes, sir. Okay. Ako may tanong lang ako kay Mr. Tamesin. Ikaw ba ay merong nakarehistrong barel sa pangalan mo? Yes, Your Honor. Anong mga klaseng barel ito? One snub-nose 38 and just this year, 19mm lang po. Wala ka bang long firearm? Wala po, Your Honor. Wala ang nakarehistro sa'yo? Kahit hindi po nakarehistro,
Wala po akong long firearm. Okay. Meron ka bang history, if you're honest enough to tell this committee, meron ka bang history na na-involve ka sa isang violent incident? Your Honor, wala pa po. At ang totoo, hindi po ako napapaaway. Sabi ko nga po, I follow the rule of law. Pag hindi po magkasundo, I seek the assistance of the court. Inihahabla ko po sa ombudsman or RTC. Hanggang doon lang po ako. Wala ka namang involvement o isang insidente na kung saan ikaw ay na-involve sa away na nagka-pisikalan, nagkatutukan ng baril o ganyan? Your Honor, ako po ay walang frat. Wala rin po ang organization o kahit ano. I used to be the president of Letran Supreme Student Council back to back 97 and 98. I used to be the first year mayor of St. Louis University and student council din po tayo sa mga nakaraang mga panahon. Pero never po akong pumasok ng any frat or organization. Yung bang mga firearms na nasa iyo, how often do you use them? Hindi ko pa po siya nagagamit sa ibang bagay, maliban lang po kung minsan isang beses sa dalawang buwan or tatlong buwan, nagpa-firing lang po ako just to release stress, and yun po kasi yung aking hobby. So ang hobby mo ay firearms? Aside from swimming and basketball and community service, traveling, yun po, firearm po, practice po. Okay, so in 2 months or 3 months, sa isang taon, nakakailang beses mo na papaputok yung baril mo? Max, 3 times po. And you do this where? Dito po sa Makati Cinema Square. Sa firing range? Yes, Your Honor. May records ka na pumupunta ka doon? Opo, at have ako po tried, ay member din. Have you tried firing a rifle? Not yet, Your Honor. Not yet. Kaliwete ka ba o kanan? Ano bang... Left-handed po ako, Your Honor. Okay, sige, salamat. Matanong ko lang si Major Albotra. Meron ka bang rubber shoes na color blue? Yung paint, Mr. Chair, Your Honor, yung aside lang po doon sa paint na athletic. No. Rubber shoes na color wala blue. Wala po, Mr. Chair. Running shoes. Wala rin po, Mr. Chair. Basketball. Blue color, wala po, Mr. Chair. Wala. Yes, Mr. Chair. Hindi ka ba mahilig sa blue? If I may ask, what is your favorite color? Black or gray? Blue, okay lang din po, Mr. Chair. Black or gray? Have you ever tried using a blue shoe or blue rubber shoes? Only our PNP athletic blue shoes, Mr. Chair. So meron ka, athletic blue shoes. Yes, Mr. Chair, ginagamit lang po namin yon pag may PFT or mga teams. Is that a shoe issued by the PNP? Yes po, Mr. Chair. So lahat kayo, pag may, ano yung PFT? Yes, Mr. Chair. Gumagamit kayo ng blue na rubber shoes? Yes, Mr. Chair. So, okay. Yan. Ganyan klase ba yung rubber shoes na sinasabi mong PFT shoes nyo? Hindi po ganyan, Mr. Chair. Ah, hindi ganyan? Can we have a clear picture of that rubber shoe? Para baka iba lang yung, ano, blurred lang yung nasa litrato eh. How often do you practice firing your gun, Major Albotra? To tell you honestly, Mr. Chair, every time lang po na may mga PDS cap, CDS cap na required po lahat ng mga officers, Mr. Chair. So ikaw ay shooter talaga? Hindi po, Mr. Chair. So from a scale of 1 to 10, yung 10 be isang magaling na sharpshooter, at saka 1, yung kumbaga beginner, nasaan ka? Kung yung level of skill mo sa firing your pistol, for instance, nasaan level ka? Actually, Mr. Chair, siguro nasa 5, Mr. Chair. Nanghihirap lang po ako, Mr. Chair, pag may shooting, may mga shooting invitation, Mr. Chair, nanghihirap lang po ako ng baril, Mr. Chair. Pero you have your own personal gun, I suppose. Siyempre, aside from the issued gun,
to you, di ba? Mayroon kang sarili. Yes po, Mr. Chair. Anong klaseng arma, baril ito, pistol ito? 45 caliber, Mr. Chair. 45. Have you ever tried firing an M16? Yes, Mr. Chair. You're familiar with the parts of the M16? Yes, Mr. Chair. So pagka, di ba, pinakita sa'yo isang rifle, pwede mong sabihin kung M16 yan o hindi? Yes po, Mr. Chair. Anong bala ng M16? Ano ang bala ng M16? Yung ano, 556 at saka 223, Mr. Chair? 223 at saka 556, tama? Opo, Mr. Chair. Anong difference yung dalawa? Hindi ko po alam, Mr. Chair. So, dun sa pina-fire mo, anong ginagamit mong bala? 556 o 223? Hindi ko po ma-distinguish, Mr. Chair, yung difference nila, Mr. Chair. Okay. Are you left-handed or kanan ng... Kanan po, Mr. Chair. Okay, sige. Maraming salamat. Thank you. Dagdag ko lang yan. Noong December, kasi we'll just show the picture, no, Captain Albotra, no, para... kasi hanggang ngayon, hindi kami makapaniwala that you were sent sa City of Calamba for 6 days. Pero 23 days, tapos 6 days ka nandun. And for nothing, then tapos ibinalik ka agad sa ano. And true enough, yung mga sinasabi ni GM Garma na nagkakaroon tayo ng cross jurisdiction. If you remember it right, in the last hearing, she mentioned about yung cross jurisdiction pagdating sa war on drugs. At precisely, in this purpose, si Albotra from Region 7, dinala sa Calamba. And then after, napatay si Tony Halili, and then, wala na rin siya doon. And si Garduque, you were assigned sa Los Baños only for 4 months. December, January, February. Di ba? March, nawala ka nandun eh, correct? Yes. Bakit nagsubon ka lang nandun? May order na po ako for schooling, Your Honor, sir. Kasi normal yan, talaga 2 years eh. Ikaw, 3 buwan ka lang na na-assign sa Los Baños. Why? Nag-schooling na po ako, sir, Your Honor. Schooling sa? Yung mandatory schooling namin, Your Honor, sir. Anyway, at isa pang reason that we wanted to be clarified was yung CIDG sa regional, hindi mo lang nalaman, si Colonel Patay pala ang CIDG chief. Ikaw, Colonel Patay, ang chief noon, no? Na CIDG. Tama? Yes, Mr. Chair. Bakit si Andula ang napili mo para umaresto kay Konsehal Norbin Tamisin? At hindi yung hepe ng Lalawigan na Laguna. Kasi Kabuyaw, kalapit lang ng halos ng Los Baños, isang bayan lang ang Pagitan. Why? Mr. Chair, as I can recall what Colonel Andulan have said, the warrant of arrest was released sometime on October 2022. Tama. 22. I was already relieved on that time, Mr. Chair. Ano na na what? I was already relieved as regional chief at that time. Na-relieve ka na? Yes. If that warrant was issued sometime on October 22, 2022, I was not anymore the regional chief. So, meaning, Colonel Patay, hindi ko nag-order kay Andula na arestuhin yung si... If that warrant, Mr. Chair, as I've said, was uploaded or released, uploaded or discovered by them through e-warrant on October 2022, I guess I was already relieved because I can't remember I was relieved there on the first or second quarter of that year. Okay. Andula, hindi ka ba tinawagan ni Captain Albotra para ikaw ang mag-serve ng warrant kay Norbin Tamisin? Negative, Your Honor, Mr. Chair. Sir, clarify lang, sir. During na-assign po ako ng Batangas, si Colonel Patay po ang naging RC ko, but during the implementation of the search
arrest warrant of Mr. Norbin Manisin. Iba po yung RC ko noon that time, sir. Si Colonel Ramon Paranada that time po ang nag-RC ko, sir. So in other words, kayo yung mga nag-operate para mahuli si ano, si Norbin Tamisino. Actually, sir, it was the informant, sir, nung nagpunta po siya sa from Los Baños to Batangas para po to meet his friend na yung friend po nung natao natin, personal from Batangas, doon nag-confess po. Ayun po, sir, doon po namin na sinurge, binalidate kung may warrant nga po talaga si Mr. Norbin. So, you're telling us na nag-confess? Nag-confess siya? Yung informant, sir. Informant. The friend of Mr. Tamisin, sir. Yung kaibigan niya, nagsabi na siya pumatay. No, sir, na yung kung saan nagtatag, kung saan location po ni Mr. Tamisin, sir. Okay. Sir, yung informant lang po, sir, nagturo. So, hindi kayo close ni Consul Tamisin? Nung na-aresto po namin siya and na-brought dun sa office, nakakapag-usap naman po kami ni Consul, sir. Kailan kayo ulit nagkausap? 4 years ago? Yes, sir. Nung, ano po, sir, at least 1 week, I think, 1 week nung na-apprehend namin siya, nadala sa office, 1 week lang po kami nagkasama ni... So, the last time that you called him, 4 years ago, nung nahuli siya? Yes, sir. Nung nahuli pa po siya. And I was relieved din, no, November din po, sir. You are under oath, ha? Yes, sir. Opo, Did you call him yesterday? No, did sir. You call him yesterday? No, sir. No, sir. No? Yes, sir. Norbin Tamisin, did he call you? Yung tao niya po ang tumawag sa akin at pinapakamusta kung ano ba ang tao niya? Sir Assis po. Assis. Pinapakamusta po kung ano daw lagay ng kaso ko. May tao ka bang Assis? Ano po siya, sir? Member po siya ng Batangas CIDG. Sir. Kaya nga, sinabihan mo si Assis na tawagan siya? No, sir. No po. Hindi po, sir. Eh, bakit mamumusta yung tao mo? Bakit ko kumustahin siya? Dahil a-attend siya ng hearing today, correct? No, sir, I was assigned na sa Cavite, sir. Hindi nga, tinatanong ko nga, bakit nga pinatawag mo yung tao mo sa kanya kagabi? What's the reason behind? Do you have any intention of... No, sir, I have no intention whatsoever, sir, na patawag. So, tao mo yung Assis? Before, sir, tao ko po siya nung naging Batangas si ADG po ako, sir. Okay, si ano na lang, Colonel, last na po ito, tapos bigay ko na po sa inyo. Captain Albotra, kasi pag pinakita natin yung mga picture, no, hindi namin sinasabi na ikaw pumatay. Katulad naman na sinabi ni GM Garma, ang pinagmalaki mo lang sa kanya ay kasama ka sa team. Most likely, hindi ka naman ni sniper, eh, correct? Hindi ka naman nag-aral ng long shot, eh. Tama? Yes po, Mr. Chair. Oo, at pag dinig naman natin yung ban, FB ban, ikaw yung, well, allegedly, pag nakikita natin yung tsura, lahat, may bumabang isang malaki katawan. Ikaw, nagbabodybuilding ka, di ba? Mr. Chair, hindi po ako Hindi ka nagbabodybuilding? Hindi po, Mr. Chair. So, natural yung katawan mo? Push up lang minsan, Mr. Chair. Na ganyan na malaki. So, hindi namin sinasabi na ikaw yung bumarel. Kasi yung FB, most likely, andun yung mga tao, andun yung driver, no? At nung umatras doon sa may pader, na kung saan andun yung munisipyo, doon tinira si Mayor Perez. And doon din sa kay Tony Halili, may nakita din doon na malaki katawan, pareho ng relo mo, pareho ng build mo, pareho ng gupit mo. Di ba? But, of course, hindi natin ma-identify yung mukha. And even din sa kay Mayor Cesar Perez, hindi rin natin ma-identify yung mukha kasi may takip, di ba? At actually, as a matter of fact, hindi pa natin na-enhance itong mga video na to because we just received it yesterday, you know? So now, most likely, kung tama yung assessment ni GM Garma, nakasama ka lang sa team at ikaw lang nag-organize, ikaw lang nag-intel, ikaw lang nag-operate nung operation, ay hindi ikaw ang gunman na bumira doon. At kung ito'y utos lamang sa inyo, no?
Most likely, you know, syempre, we can understand na ang inyong ginagawa trabaho is yung pong tinatawag po nating war on drugs. Di ba? We're not saying that you are all involved in the killing, you know, the actual shooting of the mayors. But maybe part of the team as what GM Garma was saying, no? And as a matter of fact, yung po sinasabi ni former senator about the reward system at sinasabi din ni GM Garma, eh, most likely ito yung nakuha nila. But this is not all about money. This is all about the order coming from the higher ups, no? Now, ang tanong ko sa iyo, Captain Albotra, during the time that Cesar Perez, Mayor Cesar Perez was killed on December 3, 2020, ano kanon at nasaan kanon? Mr. Chair, ako po ay nasa Cebu. Actually, Mr. Chair, nakita ko po yung video kanina at 100% po ako na hindi po ako yun, Mr. Chair, kasi tayo po ang the best na nakakilala sa sarili natin. And nung binanggit niyo po yung picture, Mr. Chair, nag-send po sa akin yung kaibigan ko kung saan ako, Mr. Chair, and I can show it here, Mr. Chair, kung saan po ako sa Cebu City, Mr. Chair. Okay, so hindi ka lumipad ng Manila during that time? Pardon, Mr. Chair? Hindi ka lumipad, pumunta ng Manila from Cebu, yes po, Mr. during Chair. That time? Yes po, Mr. Chair. Okay. How did you able to get a in accordance with your affidavit? Nakakuha ka eh, naka-secure ka ng 2018 na ticket. Yung booking reference mo sa Cebu Pacific na kino-confirm yung flight mo going back to Cebu noong June 29, 2018. Were you able to secure this from Cebu Pacific? Yan po ay saved email po, Mr. Chair. Luckily, nandun po sa email po, Mr. Chair, yung mga electronic tickets na yan po, Mr. Chair. Ito nung umalis ka nung June 29, 2018. June 29 po, yan po yung nagkuha po ako ng ticket and yung schedule ko po is June 30, Mr. Chair. June 30, opo, nung umalis ka. Opo, Mr. Chair. Di ba? Yes, tama. Okay. So, the whole of December and November of 2020, you were in Cebu? Yes, Mr. Chair. Siguraduhin mo, ha? During the whole time of November and the whole time of December, you were in Cebu? Anong? December 3. Prior to December 3, 2020, the whole of November and the whole of December, you were in Cebu? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Cebu ka? Opo, Mr. Chair. Okay, thank you. So, Chairman, for the meantime, I yield to you, to the Chairman. Sige, thank you.